Hello, magandang araw mga manonood. Meron ako dito ipapakita sa inyo na gagawin ko. Acer siya. Ang problem niya ay walang power. Ito. Pero nagagamit naman ang customer before. Ngayon ay walang power. So, i-check ko siya ngayon kung anong problema niya. Kasi ang sabi, nagawa na raw ito ng, na-check na ito ng technician. Sabi ay, board na yung sira. So, titingnan ko, gagawan ko kung paano magagawa ng paraan. Ayan po, check ko lang siya. Saksa ko yung charger kung may power. Ayan, wala siyang power. Binuksan natin. Pag pinower natin siya, wala siyang signal dito sa power. Walang nalabas. Ayan. So, pinakaparaan nito, nabuksan ko na siya. Para nito ay i-reset para magkaroon ng power. Tatanggalin ang battery tapos i-reset. So, remove ko na yung charger. Ito. Tanggalin ko itong charger na to. Re-reset. Tanggalin ang CMOS battery. Tanggalin sa side na to. Ito. Tanggalin ang battery. Plug the battery. Plug the CMOS battery. So, then, power natin siya. Saksak yun. Yung power. Tignan natin kung iilaw. Ayan. Nilaw siya. Nilaw na po siya. So, tanggal natin yung battery. Kasi sira yung battery. Yan yung problema niya. Kailangan muna siyang i-reset bago i-power. So, hindi naman pwede sa customer na bubuksan niya yung laptop tapos i-reset niya. So, kailangan natin siyang i-repair para pagka-plug niya may power na siya. May ilaw siya. Yan. Ilaw na po siya. Almost. Tapos ang problema naman nito, kapag sinutdown mo siya, kaya pinindot mo yung power dito, hindi siya namamatay. Halimbawa, pindutin ko siya. Turn off po siya. Kahit gumagana ang keyboard, hindi ko siya mapatay. Ayan na, hindi siya mamatay.
wala. So, kailangan, pagtapos pag sinataw ko siya, gamit yung ano niya, bawa, shutdown natin siya dito. Natin yung araw to. Tawag, tapos, turn up. Pinatay ko siya. Magaya niyan. Shutdown. Yan. Problem niyan, mawala yung ilaw dito. Yan, wala na siyang ilaw. Yan. Mag-power. Tapos pag pinower mo siya, hindi na siya mag-on. Ayan. Ayan, ito yung problema niya. So, gagawin ko dito. Possible nito, sira ang kanyang starter chip. Yan ang possible problem. Ayan, unplug ko yung charger. Kasi pag pinalag-uli natin yung charger, gumagana siya. Yun ang kanya problema. So, iwan ko siya ng para. Ano? Ang model pala nito ay ito ang model niya. ES1-433-38TL. Yan yung model niya. Search niyo na lang sa Google para makita yung model. Ito ang palimitan ng built-in ng power niya sa keyboard. Ito. Move ko na to. Built-in power sa keyboard, tapos nabag ko na siya. Problem niya ay yung kanyang, kaya ang gagawin ko lang dito, pinaka choices is magawa ako ng DIY. Ito, gawa ko lang siya ng sariling switch dito. Kukuha ako sa 3 volts. Kukuha ako dyan sa 3 volts nito. Ayan. Bali yung sa unang pin, ito, nigat ano yun, ground. Tapos yung pangalawa, siya yung may 3.3 volts. Siya yung gagamitin nating power. Kasi may problem, ay yung pinaka-switch pala. Pinaka-switch. Para mapagana natin siya. Kasi yung customer sabi niya, namamahalan siya magagastos. Kasi sira yung kanyang starter chip. O kaya yung pinaka, ano niya, super IO, kung tawagin. So, kailangan ko siya gawa na lang ng paraan para magkaroon ng power. Gamit ko siya dito. Lagyan ko na lang siya dito ng ano, wire. Tapos gawa ko na ang sarili niyang switch. Ito, switch. Gawa ko ng sarili niyang switch. Para ma-power on ko siya, tapos mapatay. Kasi pag sinadown ni customer, hindi na siya nabubuhay. Lalo't nakasaksak yung battery niya. Kailangan siyang i-reset dito. Kailangan mo pa siyang i-reset. Ayan. Kaya gawin ko na lang siya ng paraan. I-try ko na. Try ko to siyang indicate. Inangaw ko to. Para ito yung pinaka-switch niya. Para hindi siya mahirapan yung customer. Yun lang yung paraan kasi walang budget. Walang pera. Walang pera. So, ito. Hihinang ko lang siya. So, ayan. Nahihinang ko na siya. Gusto mo siyang ipower.
kahit isaksak natin to, tapos itong CMOS battery, gagana yan. Gamit lang itong switch na to, sariling switch. Kasi yung kalahati ng super IO niya di sa likod, kasi hindi na siya gumagana yung starter chip niya, yung kalahati, hindi gumagana. Kaya gawin na natin siya ng sariling switch. Ito, balik ko na to. Charger. Itong battery. Tapos itong kanyang CMOS battery. Tapos, ayan. Testing ko siya. Plug ko yung charger. Yan. So, may power na ulit siya pag pina-plug yung charger. Problema niya kasi pag pinatay, hindi na mabubuhay. So, hindi na pwedeng laging ipa-plug si charger. Bunot, saksak, bunot, saksak. So, hindi siya pwedeng ganun. Ayan. Kailangan natin siyang gawa ng sariling switch. Kasi hindi siya gumagana dito eh. Wala na to. Busted. Half ng super IO niya. Patay na. So, ayan. Display na siya ulit. Lahat naman ng bolts niya. 5 volts. 19 volts. 3.3 volts. Hindi naman siya missing. Gumagana siya lahat. Ayan. Ayan. Meron na siya. Ayan. So, power off natin dito. Ayaw. So, power off natin dito sa kabila. Sa ating ginawang switch. Kita niya, mamamatayan dyan pag na-off natin dito sa switch na ginawa. Ito po yung switch. Pa-off natin, mamatayan. Yan po, mamatay siya. Mamatay yung display. Yan. Tapos power on natin dito. Yan na. So, power on natin siya dito. Kasi dito, naluloko kasi ito. Ayaw mabuhay. Ayan, tapos, i-blink siya. Ayan. So, ito yung sa charger. Ito yung sa ano niya, battery. Ito naman yung sa power. Ayan, ayaw dito mabuhay. No choice. Ayan. So, dito natin siya buhayin. Sa ating switch. Nakikita nyo yan. Yan po. Nag-blue na siya uli. Yan. Tignan natin display. Ayan po. Okay siya. DIY na lang natin. O kaya ibang paraan. Yun, gawa ng sariling switch. Yung kalahati, i-switch. Gawa tayo sa 3.3 volts. Galing sa kalahati ng super IO niya, starter chip, para siya gumana. Yun lang yung ibang paraan na kayang-kaya ipagawa ni customer. Yan. So, yan na po. Okay na siya. Yun lang ang problema niya. So, ibabalik ko na lang siya. Gagawa ko lang siya ng lagayan yung switch para walang problema at maayos nilang mapindot power on at power off. Ayan po, balik ko na lang siya. Close ko na muna ito. Okay, wala na siyang power pag ginawa na. Ilagay ko yung switch sa likod.
Ito, mayroon na ako dito ang ginawang abang. Switch. Ito yung ginawa ko, abang na switch. Huwag siya ng abang dito eh. Dinikit ko. Ayan. Iinang ko na lang siya dito. Ayan. Ito na. Bali, kinonvert ko na lang siya. Ito yung switch niya sa likod. Power. Oh, isang pindot lang naman doon. Ayan. Kinonvert ko na lang. Tapos linya. Ayan. Subukan ko testing. Fit na siya. So, yun yung pinaka-choice natin. Para gumana itong laptop. Para magamit pa. Pinaka-cheapest way. Plug ko yung charger. Yan, wala pa ako siya. Nakailaw. Okay, kung sa labay yan. Ang power. Sira na kasi yung battery, so pindutin na natin yung power sa likod. Magpa-power. Ito, try natin ito. Ayan. Milaw po siya. Isang pindot lang naman. Para sa power. Oh. Display na siya. Kasi siya yung sa line nito, sa power na ito, sa ibang paa ng reports, direkta sa starter chip is patay na yung kalahati. Kaya, no choice. Imbis na magpalit, medyo mahal-mahal, ginawa lang natin paraan. Yan po ating ginawa switch. Create na ako ng switch para doon. Mali, okay na siya. Paano na? Yan po. Okay na siya. So, patayin niya natin. Gamit ang switch button. Ito bagong switch button naman dito. Try lang natin. Kailangan ng long press para mamatay. Long press ko pa. Nakikita? Ito, long press natin ito. Long press para mag-power. Push power para ma-force yung power mamatay. Yan po, matay siya. So okay na po, okay na ating na-repair. So yan po ating repair, no power. So, kailangan siya i-reset. Buksan, i-reset, tanggalin ang battery. Tanggalin ang CMOS battery. Then, i-reset dun sa CMOS battery na dalawang pin para ma-reset yung starter chip para gumana uli pag binuksan. Pero, problem, hindi naman siya gumagana yung kalahati. Kaya, hindi na, pag pinatay, hindi na natin mabuhay. So, ito lang yung solusyon. Sa kalahati lang nung starter chip natin na lagyan na lang ng hanapin yung 3 volts with ground, then gawa na lang tayo ng DIY na switch. So yun po yung solusyon na aking ginawa dito. Sana nag-enjoy kayo sa aking tutorial na ito para sa mga beginner at sa isang nag-request na isang technician ng computer na taga Cebu. Panoodin mo na lang ito, bro. Salamat po. Thank you for watching. Bye-bye.